Paano i-reduce ang ingay ng background ng ating audio files gamit ang Audacity? Turuan ko kayo sa video ito. Hello, welcome back po ulit sa ating channel. Mga madiscarding, dumidiscarding ng pagkakadiscardian dyan. Mga madiscarding taong bahay dyan. Alright, so, kasi gumagawa ako ng, ginagawa ko ang gig ko pala sa Fiverr, yung singing gig ko, ganun. So, naisipan ko, ituturo ko sa inyo kung paano gagamitin ang Audacity. Kasi meron kasing mga singers or mga voice talents, ganun. Tapos, hindi nila alam kung paano. Kasi may mga ingay-ingay talaga kasi talaga sa background. Talaga, ang daming talaga. Maingay sa background na hindi natin alam kung paano natin siya i-reduce man lang, diba? So, kagaya nito ngayon, nasa tindahan ako. Pero, hindi ko na ito i-reduce kasi ito na yun eh. So, ang ituturo ko lang sa inyo, yung halimbawa meron tayong mga projects sa clients natin, ganun. Pwede natin gamitin itong Audacity na software na ito. Ayun. So, without further ado, ito na po. Papakita ko na po sa inyo ang yung video. Ito yung file na ating kukunan or kukuhanan ng masyadong noise background. Okay? So, play ko siya para marinig niyo yung noise niya. Ay, yung dance, come on, dance with me. Dance and let yourself be free. Dance. So, yun. Tapos, i-reduce natin yung noise niya. So, kiklik mo lang ito, dyan gamit ang cursor mo. Tapos, mag-control A ka para lahat sila parang i-highlight mo sila lahat. Yan yung kukunan mo ng i-reduce mo ang noise. Lahat yung file na yan. Okay, yung buong file na yan. Tapos, kiklik mo itong effect. Tapos, kiklik mo itong noise reduction, of course. Tapos, kapag, usually kasi, kapag kabubukas mo lang ng software, kasi kanina pa ako nagre-reduce ng ano eh. Hindi ito siya, parang yung blue na yan, itong okay na ito, hindi pa siya nag-blue. Parang hindi mo pa siya pwedeng i-click. So, kapag hindi pa yan pwede, kailangan dadaan ka muna dito sa may get noise profile. Ayan. So, gaganyan muna siya. Tapos, kiklik mo siya ulit, itong effect na yan. Tapos, balik ka dito sa noise reduction. Tapos, may kiklik mo na ito ulit. Okay? So, yun. Tapos, pagka paulit-ulit mo naman ginagawa, halimbawa, marami kang files na kinukunan ng may ingay na background or i-reduce na ingay, ganun. So, diretso na yun. Kapag ka nagawa mo na yung get noise profile na yan, sa susunod na file, pwedeng diretso ka na dito sa okay. Yan. So, tapos, ito, nag-get noise profile na natin, okay na tayo. Ah, isi-save pa pala natin. Okay. So, punta ka dito sa file, tapos export. Tapos, export as MP3 or WAV pa gusto mo o kung paano mo siya gusto i-save. So, in this case, kasi gusto ko siyang i-save as MP3. Ganun. So, tapos, ayan. So, lalabas siyang ganyan. Tapos, i-rename mo lang siya. Ko siyang i-rename ng 77, tapos i-save mo lang siya, tapos okay, wala, yun na yun. Tapos close mo siya, tapos pwede mo siyang i-save yung project. Ibig sabihin yung project itong project na ito mismo or yung file lang na MP3 yung gusto mong i-save. Okay, so in my case kasi ayoko nang i-save itong project na ito, so yun. Yung MP3 lang mismo yung gusto kong i-save. Yun. So, no ako. Ayun. So, basically, that's it. So, ulitin lang natin. Meron pa ako isang file dito na i-reduce yung noise. So, i-click ko ulit ito. Tapos, mag-control A. Yan. So, lahat siya na highlight. So, click natin itong effect. Tapos, itong noise reduction. Yan. So, pwede na natin pindutin ito. Okay, so ulitin ko, kapag hindi pa siya pwedeng pindutin kasi malalaman mo naman kung pwede mo na siyang pindutin, diba? So, kapag hindi mo pa siya pwedeng pindutin, ulitin ko, get noise profile. Yan. So, click tayo dyan sa taas. Tapos, ulitin natin yung effect. Tapos, ulitin natin yung noise reduction. Tapos, kiklik natin yung okay. Tapos, mapapansin nyo yun. So, numipis yung
ating ano diyan, yung mga bagay-bagay diyan na nakikita niyo. Ayun. So ibig sabihin parang yung makapal na yon, kuhang-kuha ng audio yung background niya kaya makapal siya. Yung mga sagitsit sa background ganun. Tapos kapag nakuha na siya, syempre ninipis yan. Yun. Okay, so tapos ulitin natin, file tapos export as MP3. Tapos rename lang natin siya. Tapos save natin. Tapos okay. Ayun, tapos pwede mo nang i-close yung project. I don't wanna save the project, so I said no. Okay, I said no. I will say no pala. So basically that's it. Yan, so basically that's it for our tutorial. Tapos pe-play na natin siya na na-reduce na natin siya. Dance, come on, dance with me. Dance and let yourself be free. Narinig niyo na medyo ano na siya, 'di ba? Yung parang yung maingay, ganun gumaganon sa background niya. Maano na siya, malinis na siya. Ayun. So i-control Z ko lang siya, ibig sabihin nun, ibabalik ko lang siya sa ginawa natin bago natin siya ginawa pala. So ayan, so nakita nyo parang kumapal siya, tapos pag ibinalik natin siya, ayan, so parang numipis siya, diba? Yun. So ayan, napakadali lamang gamitin ng ating ang software na ito, at madali lamang din itong i-download. Kung natulungan man kayo sa video ito, please din po tumulong kayo sa iba. Huwag po tayo mag-ilahan pababa, bad po yun. 2021 na po, at magtulungan talaga tayong lahat. Please give this a thumbs up, and mag-subscribe na din po kayo sa channel ko para mas marami pa po tayong matulungan na naghahanap ng mga online jobs at mga tutorials na gagaya nito. Okay? So, keep safe everyone, at I will see you again soon. This has been Lala. Thank you so much for watching. See you!